Jesus Christ, the name above every name, presents Powerline, your daily source of power from on high, with Pastor Apollo C. Kibaloy. Magandang umaga po sa inyong lahat. August 5, 1995, nang unang napakinggan at napanood ang pang-araw-araw na gospel program na Powerline ng hinirang na anak ng Diyos na si Pastor Apollo C. Kibaloy. At nagpapatuloy po ang mga katagumpayan ng napakaraming mga anak ng Diyos. Mula noon, marami ang sumubaybay at nahumaling sa programang ito. Sa katunayan, naging katuwang ang Powerline na mga masusugid nitong taga-subaybay bago umalis papuntang trabaho o bago pumasok sa paaralan ang mga kabataang nagnanais mapanood at mapakinggan ang mga pangaral ni Pastor Apollo sa programang ito na nagdulot ng malaking epekto sa buhay ng mga batang lumaking pinapanood si Pastor Apollo sa kanyang programang Powerline. Ito pong mga kautusan ay ibinigay hindi lang sa pagpapala, kundi ang kautusan ay binigay din naman para sa sumpa. Ito'y magiging pagpapala lamang kung ang kautusan ay masusunod mong lahat. Pag-aabang namin tuwing magdadasal na si Pastor at kaming lahat ay mag-uunahan sa pagpatong ng aming mga kamay sa TV screen as a point of contact para sa dalangin ni Pastor. Yan po ang ginagawa namin bago kami pumasok sa school. Manunood po talaga kami ng Powerline, praise the Father. Growing up with Powerline, napakalaki po ng tulong nito sa aming pamilya. Ito na rin ang naging guide ko at ng aming pamilya upang matagpuan ang tunay na kaliwanagan at kaligtasan na aming hinahanap. Sa mga mensahe lamang ni Pastor namin narinig at nakita ang hinahanap na mensahe na espiritual na walang compromise sa paglalahad ng katotohanan patungkol sa mga salita ng ating Amang makapangyarihan. Samantalang ang iba naman ay nasumpungan ng programang Powerline sa mga panahong tila bagay ramdam nila na wala ng katuturan ang kanilang buhay at ang tanging nakikita nilang solusyon ay magpakamatay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nasaksihan nila ang programang Powerline na muling nagbigay ng pag-asa sa kanilang magpatuloy sa kabila ng mga dagok sa buhay at maliwanagan sa mga mensaheng hatid ng hinirang na anak ng Diyos. Isang araw sa matinding problema, nakaisip na talaga ako noon magpakamatay. Hindi pala yun ang plano ng Ama sa akin. So, nung araw na nag-decide na sana akong wakasan ko ang buhay, pagbukas ko ng TV, ang nakita ko, si Pastor nangangaral Powerline. Siya man ang ginamit na instrumento ng Ama sa akin para matagpuan ko ang hirang na anak. Kasi doon pumasok yung pananampalataya sa akin. Yung mga mensahe ng anak, sa ngayon masasabi ko, napakapalad ko kasi isa ako sa tinawag ng Ama. Isa ako sa kanyang pinili. Isa ako ngayon sa pinagkakatiwalaan ng hirang na anak. Sa akibat ng hirang na anak. Dahil kung wala ang hirang na anak, kung hindi ko sa natagpuan sa pamamagitan ng Powerline, wala na ako sa kalibutan ito. Yan talaga number one ko pinasasalamatan. At higit sa lahat ay maraming buhay ang nabago at namulat sa katotohanan na nag-akay sa kanila sa landas na makapagbibigay ng totoong kaligtasan sa daan ng buhay na walang hanggan at makapasok sa kaharian ng langit dito sa lupa. Actually, nahook ako sa pangaral ng ating mahal na pastor sa Powerline dahil sa kanyang kakaibang pangaral na hindi mo mapapakinggan sa ibang mga denominasyon, sa ibang mga nagtuturo. Ang isa actually sa napakinggan ko kay pastor ang tungkol sa pagsisisi at yung patungkol sa ang anak ay saring ama. 2003, nabaptize kami sa kaharian, mga kapatid. Kasama ko na yung aking sister wife. So, parang isang milagro yon na maituturing. Nakilala ko ang anak, ang ating pinakamamahal na pastor through Powerline. Every time na may mga kapagsubukan, especially sa business namin, so pumapasok lang ako sa office para manood lang ako kay pastor. Grabe yung mensahe tumatak sa puso ko, and then doon ko rin nalaman yung true and genuine repentance, kung ano sasabihin mo na from now on, Father, not my will, but you will be done in my life. Nagpapasalamat ako sa Ama, sa paminsahe niya, sa Powerline. Grabe yung impact sa buhay ko, at then ganun din sa pamilya ko.
at andito na kami sa bansang kaharian na na-realize ko na kung wala ang anak, di po namin na nalalaman kung ano talaga ang tunay na buhay. Nang magsimula pa lamang ang programang Powerline, magpahanggang ngayon, patuloy pa rin ipinupunto ng hinirang na anak ng Diyos ang kahalagahan ng pagiging espiritual ng isang tao upang maibalik tayo sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Ama. Ang plano ng Diyos, maging espiritual ang taong katulad niya, tulad ng Diyos. Kasi ginawa niya tayo sa kanyang imahe. Ang binhi naman ng Diyos, pagka naipunla sa iyo, which is the Word made flesh, ang salita ng Diyos, binhi ng Diyos, nandoon na lahat ang binhi ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Pag yan ay tinanggap mo, ang DNA ng ating dakilang amang espiritual, magiging espiritual ka na, susunod ka na. Yun ang espiritu ng tinatawag na pagsusunod sa kanyang kalooban. At sa pagdipas ng panahon, patuloy pa rin namamayagpag ang programang ito kasabay ng pag-usbong ng makabagong teknolohiya, internet at social media. Mula sa mga taga-subaybay na nagpapadala ng mga prayer request na personal na dinadalangin ng hinirang na anak ng Diyos hanggang sa mga covenant partner na nagpapadala ng kanilang mga sulat ay naaabot na ng Powerline, ang mas malawak na bilang ng mga manunood mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ay mga questions on current events. Sa ngayon ay nagindaan rin ang hinirang na anak sa kanyang programang Powerline upang matalakay ang mga mahalagang usapin sa loob at labas ng bansa. Mga talakayang may kaugnayan sa mga aspetong pampolitikal, usaping panlipunan at mga napapanahong pangyayari sa bansa. Yan ang programa ng ating seminar. Lahat dyan ay nakalinya doon sa ating advocacy at sa ating integrity and credibility ng SMNI. Na mananatiling ang SMNI ay hindi pwedeng bayaran. Naihatid at patuloy na inihahatid sa atin ng hinirang na anak ng Diyos sa pamamagitan ng Powerline, ang araw-araw na lakas mula sa amang makapangyarihan, hindi lamang sa pamamagitan ng TV screen, kundi ang mas laganap sa kasalukuyan, ang social media. Tunay ngang walang makapipigil sa programang Powerline ng hinirang na anak ng Diyos upang maabot ang milyong minong kaluluwa sa buong mundo. Daladala ang mensaheng makapagpapalaya sa atin mula sa gapos ng kasalanan at panilinlang tungo sa buhay na walang hanggan at tunay na kaligtasan.